Magandang araw po. Ako po si Leo Marquez ng PhilRice at pag-usapan po natin ang brown plant hopper. Ang mga brown plant hopper po ay isa sa pinakakaraniwang peste ng palayan sa Pilipinas. Ito po ay isang plant sap sucking insect. Ibig sabihin, sinisipsip po nito ang katas ng palay na nagiging sanhi ng pagkasunog o yung damage na kung tawagin ay hopper burn. Bukod sa pagsipsip ng katas ng palay, naglilipat din ng sakit ang mga brown plant hopper. Nililipat nito ang sakit na ragged stunt at ang grassy stunt. Ang ragged stunt ay bansot ang pagtubo, naninilaw ang palay at namimilipit ang dahon. Ang grassy stunt naman ay bansot ang pagtubo, naninilaw ang dahon at mayroong napakaraming tillers o suwi. Ang Macropterus brown plant hopper ay yung brown plant hopper na may mahabang pakpak. May kakayahan itong lumipad ng malayong lugar o lumipat sa ibang bukid. Mula sa matanda ng palay o yung malapit ng anihin o yung palayan na nasunog na ng brown plant hopper, lumilipat sila sa mas bata at mas malusog na palay. Mula sa itlog ng Macropterus brown plant hopper, lalabas ang mga Brachypterus brown plant hopper o yung mga brown plant hopper na maikli lamang ang pakpak. Wala itong kakayahang lumipad ng malayo o lumipat sa ibang palayan. Mapapansin natin na ito ay mas mataba at mas mabilog ang abdomen. Ang Brachypterus brown plant hopper ang magpaparami sa palayan na kanilang nilipatan. Ano ba ang mga kondisyon na gusto ng brown plant hopper sa kanilang pagpaparami? Mas pabor sa mga brown plant hopper ang palayang may patubig kaysa sa mga palayang walang patubig. Mas gusto rin ng mga brown plant hopper ang mga palayang sabog tanim kumpara sa mga palayang lipat tanim. Mas lalong mabilis dumami ang mga brown plant hopper sa palayang dikit-dikit ang pagkakatanim at malalaki ang puno. Sa ganitong kondisyon, umaabot ang temperatura ng 28 to 30 degrees centigrade na lalo namang nakapagpapabilis pa ng pagpaparami at paglaki ng mga brown plant hopper. Isa sa dahilan ng pagdami ng brown plant hopper, ang mali, madalas at wala sa timing na paggamit ng insecticide. Sa ganitong paraan, unang namamatay ang mga kaibigang insekto na siyang kumukontrol sa pagdami ng brown plant hopper. Paano nga ba pamamahalaan ang mga brown plant hopper sa palayan? Unang-una, makipagsabay tayo ng taniman sa ating mga kalapit bukid upang hindi magpalipat-lipat ang brown plant hopper mula sa naani ng palay sa bagong tanim na palay. Gumamit din tayo ng variety na may resistant laban sa brown plant hopper upang natural na mapigilan ang kanilang pagdami. Karaniwang nag-a-apply na insecticide ang mga magsasaka kapag bata pa ang palay dahil nakikita nilang may kumakagat sa dahon nito o kaya dahil sa sila ay naglagay ng pataba. Tandaan po natin na sa ganitong panahon, ang sira ng anumang peste sa ating palayan ay wala pang kinalaman sa ating aanihin. Kung ang ating palayan ay bata pa o wala pang 30 days after transplanting o 40 days after sowing, hindi po tayo dapat maglagay ng anumang insecticide sa palayan dahil sa ganitong panahon pa lang po dumadami ang mga kaibigan nating insekto na siyang kokontrol sa mga peste sa pagdami ng peste sa ating palayan. Kontrolin din natin ang paggamit ng mga pataba na may lamang nitrogen tulad ng urea at 2100. Alam po natin na ang nitrogen ay nakapagpapaberde at nakapagpapalambot ng palay na siyang kondisyon na gustong-gusto rin ng mga brown plant hopper. Magagawa po natin to kung hahatiin natin sa tatlong beses ang paglalagay ng fertilizer sa ating palayan. Kung sakali namang may brown plant hopper na sa paligid, sa ating baryo o sa ating lugar, mag-practice po tayo ng alternate wetting and drying. Ibig sabihin, pag nakita po natin nag-uumpisa na ang populasyon ng brown plant hopper sa ating palayan, patuyuan lang po muna natin to dahil ang kondisyon po na tuyo ay ayaw po ng mga brown plant hopper.
Nasabi ko po kanina na ang brown plant hopper ay isa sa pinakakaraniwang peste sa ating palayan dito sa Pilipinas. Kung tayo po ay makakita ng brown plant hopper sa ating palayan, ito po ay natural lamang. Huwag po tayo agad gumamit ng insecticide dahil kayang-kaya pong kontrolin ng mga kaibigang kulisap o kaibigang insekto ang kanilang pagdami. Pagpatuloy lang po natin ang pagtingin o pagbilang sa brown plant hopper upang malaman natin kung tumataas ba o bumababa ang bilang ng mga brown plant hopper. Gumamit lang po ng insecticide kung huling paraan na po ng pamamahala ng brown plant hopper. Ibig sabihin, nagawa na po natin yung alternate wetting and drying. Pinatutuyuan natin yung palayan, taka natin pinatutubigan, at hindi pa po tayo gumagamit ng insecticide para hindi po natin mapatay yung ating mga kaibigan insekto. Kung sakaling hindi na po ito mubra, tsaka pa lang po tayo gumamit ng insecticide. Siguraduhin po natin na ang bibili nating insecticide ay yung registered o may pahintulot na gamitin laban sa brown plant hopper. Tandaan din po natin na huwag po tayong maghahalo o huwag nating paghahalu-haluin ang iba-ibang insecticide para po kontrolin ang brown plant hopper. Gumamit po tayo ng insecticide na may knockdown effect. Ibig sabihin, yung mabilis na mapapababa ang bilang ng mga brown plant hopper. Ito po yung mga insecticide na may mode of action na contact o kaya po stomach insecticide. Pag sinabi po natin contact, dapat tatamaan po yung brown plant hopper ng ating in-spray. Pag sinabi naman pong stomach, ito po yung in-spray natin sa palayan na pag nakain po ng brown plant hopper ay mamamatay po ito. Ito rin po yung mga insecticide na dapat po natin gagamitin kung ang populasyon po ng brown plant hopper sa ating palayan ay karamihan ay yung mga adult o yung mga may matatanda ng brown plant hopper. Ngayon naman po, kung mapapansin po natin na ang populasyon ng brown plant hopper sa ating palayan ay yung po mga nymphs o yung mga bata pang brown plant hopper, ang gagamitin po natin ay yung mga insecticide na may mode of action na growth regulator or feeding inhibitor. Ibig sabihin po, pag ito po ay na-i-apply natin sa palayan at tinamaan po yung ating target na brown plant hopper, yung mga nymphs, hindi na po sila makakalaki at hindi na po sila kakain na magiging sanhi po ng kanilang pagkamatay. Narito po ang ilang listahan ng mga active ingredient at saka mode of action ng mga insecticide na maaari po natin gamitin laban sa brown plant hopper. Pinapaalala ko pong muli na ang paggamit po ng insecticide ay huling paraan na para kontrolin ang brown plant hopper. Gumamit din po tayo ng tamang proteksyon sa ating katawan habang tayo po ay nagtitimpla at nag-i-spray ng insecticide. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw po muli sa inyong lahat.